Magandang araw po, Ginang Sara. Magandang araw, mga kamag-aral. Ako po ay si Amira Jayan L. Ramos mula sa Baitang Tatlo, Earth. Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam nyo ba? Alam nyo ba na sa kabila ng ilan sa mga naninimuno sa ating bayan sa pananakop ng mga Hapon ay may mga ilang masasabi nating hindi nasindak, patuloy na lumaban at hindi pumayag mapasa ilalim sa kapangyarihan ng mga Hapones. At ang isa sa kanila ay ang aking iuulat para sa araw na ito. Samahan ninyo ako na isa-isahin kung sino nga ba si Wenceslao Quinito Vinzons. Si Wenceslao Quinito Vinzons ay isang magaling na politiko, tubong indan sa Camarines Norte. Matalinong bata at naging valedictorian sa panahon ng kanyang sekundarya hanggang sa mag-aral siya sa University of the Philippines College of Law. Sa panahon ng pagiging estudyante niya sa UP ay naging student leader siya at naging editor-in-chief ng Philippine Collegian. At nang makapagtapos ng pag-aaral kasama si Arturo Tolentino, ang naging pangalawang pangulo ni dating Pangulong Marcos, ay itinatag nila ang isang samahan na kung tawagin ay the Young Philippines Party, na may layuning magsulong ng total independence ng Pilipinas sa mga Amerikano. Matapos ito ay tumakbo siyang representative ng Camarines Norte para sa 1935 Constitutional Convention. At sa edad niyang 24 ay isa siya sa nagsulong sa ating pambansang wika at sinasabing pinakabatang lumagda sa 1935 Constitution. At nang idaos ang 1935 presidential election ay sinuportahan niya ang kandidatura ni dating Pangulong Aguinaldo laban kay dating Pangulong Quezon. Bagamat natalo nga lamang si Aguinaldo sa pagkapangulo. Matapos nito ay nagpatuloy ang pagiging politiko ni Vinzons hanggang siya'y mailuklok na gobernador ng Camarines Norte. At matapos nito ay naging bahagi din siya ng National Assembly kung saan sa panahong iyon ay ang pananakop ng mga Hapon. At sa pagnanais na maipagtanggol ang bayan, pinamunuan niya sa rehiyon ng Bicol ang paglaban sa puwersa ng mga Hapon. Bumuo siya ng grupo na gumawa ng paraan para hindi makapamayani ang mga Hapon sa Kabikulan. Nagawang atakihin ng grupo na pinamunuan ni Vinzons ang mga sundalong Hapon sa Basud, Camarines Norte. At dito ay lalong lumaki ang samahan nila ng marami pang sumati sa kanilang grupo. Dahilan rin para mapalaya nila ang daet noong Mayo 1942. At dahil dito ay naging mainit siya sa mga Hapon at pinaplanuhang hulihin at nang isuplong siya ng isang impormante sa dating gerilya. Si Wenceslao Vinzons ay nadakip ng mga Hapon kasama ang kanyang ama noong ikawalo
ng Hulyo 1942. Pinilit siya ng mga Hapon na sumapi sa puwersa ng mga ito. Pero tumanggi siya, kaya siya ay ikinulong. At nang muli siyang tanungin at pilitin na makipag-alyansa sa kanila, ay muli na naman siyang tumanggi. Kaya naman, dito ay hinatulan na siya ng kamatayan, kasama ang kanyang pamilya. Sa ngayon, ay kinikilala si Vinzons bilang the father of student activism at isa sa pinakamagiting na bayaning gerilya. Ang pagiging bayani sa panahon ng Hapon ay hindi ganun kadali dahil siguradong buhay mo ang magiging kapalit nito. Unay, nasisibol ang kabayanihan sa lahat ng pagkakataon at saanmang lugar dahil nagmumula ito sa pusong handang mag-alay ng buhay at ng magagawa para sa ating bayan. Dito nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay mas nakilala din ninyo si Wenceslao Quinito Vinzons. Paalam!